Hi guys, medyo puyat pa ako. Katatapos lang naming ma-finalize yung aming upcoming documentary. Gusto ko lang sana kayong imbitahin na samahan ninyo ako sa journey na ito. Itong documentary na ito, ilang buwan naming pinaghirapan, ilang buwang iniyakan, at ako personally, masasabi ko na isa ito dun sa mga scripts na pinaka nahirapan talaga akong isulat. Kasi tungkol ito sa mga babaeng biktima ng sexual na pang-aabuso. Sa panahon ngayon na meron ng mga batas against sexual harassment, against sexual abuse, may mga lugar pa rin sa mundo, may mga lugar pa rin sa Pilipinas kung saan hindi umaabot sa korte yung mga rape case dahil inaareglo na lang ito at the local level, sa kanilang family, sa kanilang communities, or worse, may ibang mga biktima ng sexual na pang-aabuso na ipinapakasal sa kanilang mga suspect. As a person na nagkaroon din ng mga traumatic experiences in my life in the past, bilang isang babae at bilang isang ina, napakabigat ng ganitong mga istorya. Sa totoo lang, iniiwasan ko yung mga ganitong istorya kasi hindi ako nakaka-move on. But I know that this is a very important story to tell. I would also like to say that this documentary is not just about victims of sexual abuse. More than that, this documentary is about communities who fight for children's rights. Tungkol ito sa mga babaeng lumalaban, mga communities, families, na gaano man sila kahirap, gaano man sila kadihado sa mundo, wala man silang kapangyarihan, pilit silang tumitindig para basagin ang katahimikan. Nakakaiyak, nakakalungkot, but this is important. Kailangan nating ikwento ang mga ganitong mga kwento. So I'll see you on Saturday, kapalit ng katahimikan, Eyewitness sa GMA 7. Ginamit po ako ng aking tito. Umiyak po ako kasi masakit po ang ginawa niya sa akin. Nung nalaman niyo po na gano'n ang ginawa sa mga anak ninyo, galit niyo ako, iyak niyo ako. Rape is rape. Rape is a public crime.